ako ang kuya inyo. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Tulad nung sinabi ko nung kahapon, may mga email kasi na sobrang ikli talaga tapos pinabalik ko yung sa sender na humihiling ako na pakidagdagan. So may mga bumabalik naman, may mga nagdadagdag naman, tapos may hindi rin. So syempre hindi naman talaga lahat magaling magkwento. So yun nga, nagdesisyon ako na basahin na lang yung mga maikling kwento na hindi na ibinalik muli sa akin para dagdagan. Kumbaga isasama ko na lang sa mga maikli para mahaba siya kahit papaano sa isang uploadan, umabot man lang ng 8 minutes, no? Ibig sabihin sa ganitong paraan, mababasa ko na natin yung mga maikling, yung mga sobrang ikling kwento talaga. At ngayon po ay may tatlong maikling kwento po akong babasahin na ipinadala pa rin po sa ating mga email address na dearkuyai@gmail.com at kuyaistories@gmail.com. Dear Kuya E, isang mapagpalang araw sa inyo at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Simula ng unang napakinggan ko ang mga storya dito na humaling na ako na makinig palagi. Napakaganda at pawang makatotohanan na nangyayari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jason, 35 years old, single at nakatira po ako sa Bulacan. Ang kwento ko ay tungkol sa kumpare na may asawa at isang anak. Halos isang taon din kami nagkakilala nang tawagin natin sa pangalang Raymond. Nagsimula nung pandemic, nakakasama uminom, tambay sa labasan or minsan sa bahay nila at bahay namin. Wala sa isip namin ay na pwedeng may mabuong relasyon na hindi sinasadya. Pag hindi nagkikita, tawagan, minsan text, hanggang sa lumalim ng lumalim. Bali si Raymond nga pala ay isang straight at inamin niyang ako ang first experience niya sa Becky. Tama po, may nangyari po sa amin ng ilang beses. Siguro 4 na beses sa isang buwan or once a week kahit papaano nakakapagbigay siya ng saya sa akin at ganun din naman ako sa kanya. Hindi naman ganun kalaki ang pops niya, Kuya E, kaya pag nilalantak ko ito halos mabaliw siya sa sarap. Ang bahay nga pala nila ay siguro mga 10 bahay lang din ang pagitan mula sa amin. Nagsimula lang silang magtalong mag-asawa na sunod-sunod siyang tinatanong nung kung ano-ano tungkol sa amin. Kaya nagtataka siya kung bakit nagkaroon ng idea ang kanyang asawa. Sa hindi inaasahan, palibhasa kahit nagdidelete siya ng mga tawag at text, hindi niya alam na naka-on pala ang mga receive calls at nakasave. Kaya ayun, rinig ng asawa niya at ang tagpuan namin, palihim, lalo na pag wala siya at pag meron ang asawa niya. Simula noon, lumaylo si Raymond sa akin at ganun din ako sa kanya. Halos 4 na buwan din na walang tawag at text ni hindi rin dumadaan sa kanila. Nahihiya ako at alam kong may kasalanan din naman ako. Makalipas ang 4 na buwan, minsan ako'y pauwi. Biglang may bumusina sa aking motor at si Raymond nga. Ang sabi sa akin, sabay na raw ako. Pero imbes na umuwi, nag-stroll muna kami at nag-usap ng mga nangyari. Pinalamig lang nga muna niya ang sitwasyon at humingi ng tawad at nag-isip ng paraan para hindi na ulit kami mahuli. Opo, tama. Natuloy pa rin ang aming pagkakaunawaan hanggang sa ngayon at nung may nangyari ulit sa amin, Kuya E, nagulat ako bakit lumaki ang pops niya. Napinagmasdan ko ito at nilaro-laro, nagpalagay pala siya ng rubber para lalong lumaki at matagal sumabog. Nagulat ako pero masaya at masarap siya, Kuya E. Namiss nga daw niya ang paglantak ko sa pops niya ng buong buo. Katuwiran niya may mga bagay na naiintindihan ko na hindi kayang maintindihan ng asawa niya. Ayun nga lang, hindi na ako nagtetext sa kanya or tawag hanggang di siya ang mauuna. Mahirap na. Masayang komplikado pero ang alam ko ay may hangganan din.
sana ay may post nyo po ito. God bless po. Jason ako. Jason ha. Manap ka ng mas, kumbaga ay mas talagang magiging malaya kayo, hindi yung nagtatago or halimbawa kung gusto talaga niya, no? Kaya lang may pamilya na yun, so mahirap yung may, kapag makipagrelasyon ka sa may pamilya or it's either ano ba, may pag-ibig ba o hanggang L lang talaga yung pagsasama niyong dalawa. Anyways, maraming salamat sa iyo, Jason. At ngayon naman, ang susunod nating liham, mula naman po ito kay Paulo. Dear Kuya E, una sa lahat, magandang hapon po. Ilathala niyo po ako sa pangalang Paulo. 41 years old na po ako ngayon at isa po kong bisexual. Moreno at hindi kagwapuhan. 5'6 ang height. Pasensya na po at hindi ako marunong magsulat ng kwento. Ikaw na po ang maglagay ng pamagat ng aking kwento. Nandito po ako sa gitnang silangan at sa kasalukuyan. Ang aking kwento ay tungkol sa malayong pamangkin ko. Anak siya ng kamag-anak namin at tawagin niyo po siya sa pangalang Makoy. Si Makoy po ay gwapong bata, maputi, matangos ang ilong. Iniwan siya ng kanyang ina sa amin ng nanay ko kasi pupunta ng Nome, Alaska ang kanyang ina. Nasa grade 4 pa lamang si Makoy nang iniwan siya ng kanyang ina sa amin na tinanggap naman ng aking ina. 4 na taon din at kalahati ang aming ginagawa ni Makoy. Si Makoy po ay nasa loob po ng kwarto namin at medyo nakabukas ang pintuan. Pagsilip ko, si Makoy ay naglalaro ng kanyang pups. Ang ginagawa ko para hindi siya mapahiya, umabalik ako sa sala at naglalakad pabalik sa room at sabay tawag ng kanyang pangalan. Makoy, tara na. Bakit po, Tito? Kanina pa ako nag-aantay, di ba aalis tayo? Opo, saglit lang. Ano ba yung pinapanood mo sa cellphone mo? Sabay hila sa kumot na nakatakip sa katawan niya at bumulaga ang kanyang pups na naka-standing ovation. Hala, may ginagawa ka, no? Namula ang mukha ni Makoy. Tito, kasi yan lang ang nasabi niya. Huwag ka mag-alala, natural lang yan sa ating mga lalaki. Gusto mo, tulungan pa kita. Halika dito, sabay abot ng kanyang pups. Kuya E, tinaas baba ako at hindi na ako makatiis. Nilantakan ko at nagulat si Makoy sa ginawa ko. Kuya, wag po, sabi ko. Ayaw mo? Sige, alis na ako. Basta wag mong kagatin. Sige, dahan-dahan kong nilantakan muli. At nagtaas baba na ako at si Makoy napaungol na lang at nagsalita. Sige pa, Tito. Sabi niya ay malapit na po ako. Masarap po, Tito. At napaungol ng malakas si Makoy. Sabay sabog ng katas-gatas niya sa akin. Bibig. Grade 6 na po siya nung unang nangyari sa amin, Kuya E. Sana po hindi ako mabash at maraming beses pang nasundan nito pag gusto niya lang po. Nang second year high school na siya, kinuha siya ng kanyang ina kasi nakapag-asawa ng kano ang nanay niya sa Alaska. Sunod na lang ulit ang pagpunta ko sa Nome, Alaska, ang masarap at malungkot kong story sa Alaska. Maraming salamat po, Kuya E. 3 years na po ako nakikinig ng iyong programa. Ngayon lang ako naglakas ng loob na ibahagi sa inyo. More power and God bless, Kuya E. Okay, maraming salamat. Ito po ang ating last story. Dear Kuya E, tawagin po ninyo akong si Man. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento ko po ay noong aking kabataan. Chinese po kami at ako ang bunso sa magkakapatid. 4 ang sister ko at 1 kuya. Mahigpit ang papa namin kaya school at bahay lang ako. At hatid sundo po ako. Ang mga kalaro ko, anak ng maids namin at puro pa mga babae. Ang una kong karanasan ay sa kuya ko. Isang araw, umuwi siyang lasing at tinawag niya ako. Sabi niya, maglaro daw kami. Magkasama kami sa room na dalawa. Pinalapit niya ako sa kanya at inalabas ang kaniyang pups. Sabi niya, hawakan ko raw, tapos baba taas. Ginawa ko naman, tapos sabi niya, lantakan ko daw.
Sabi ko, paano? Sabi niya, parang kumakain lang daw ako ng lollipop. So, ganun nga ang ginawa ko. Matagal siya at sabi ko, napapagod na ako. Kaya sinarili niya, tapos sabi, paglalabas na daw yung milk ay isubo ko ulit. Ginawa ko at hindi ko nagustuhan ng lasa. Mapait niluwa ko, pero may nalunok na akong konti. Simula noon, pag may pagkakataon, ginagawa namin. Sinubok din niya na pumasok, kaso hindi ko kaya kasi mataba at mahaba. Hindi naman niya ako pinilit. Isang araw, may kasama siyang barkada at nag-inuman sila. Siya si Robert. Guwapo at mabalahibo siya. Naka-short lang at walang pantaas. Panay ang tingin ko sa nakabukol sa kanya. Nung tulog na sila, sinubok ko natignan tulad. Kung tulad din ba ng sa kuya ko rin. At maliit siya kasi tulog din. Sinubok kong hawakan at kumilos ako ng baba at taas. Nagising siya at nagulat pagkakita sa akin. At tumingin siya sa kuya ko na tulog kaya pinabayaan na niya ako. Sa ginagawa ko sa kanya, nag-enjoy ako. Tuwing sa amin siya natutulog, may nangyayari sa amin. Hanggang isang gabi, nahuli kami ng kuya ko at nagalit siya sa barkada niya. Simula noon, hindi nakabalik sa amin at di na rin yung ginagawa ng kuya ko sa akin. Malungkot na lungkot ako kasi akala ko laro lang lahat ng yun. Hanggang dito na lang Kuya E, sa next letter ko about sa amin ng best friend ko. Salamat ng marami. God bless at Happy New Year, nagmamahal man. Ayan. Okay, maraming salamat sa lahat po ng mga sumusubaybay, sumusuporta. Okay, maraming salamat sa ating letter senders, si Jason, si Paulo at si Man. Okay, muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.